hindi pa. Wait. Kaya nga talaga nakagano'n. Yung isang kamay nakagano'n. Oh, say hi. Ay, nako, medyo nasunog. Oh, wait. Ay, ano nangyari? Wait. Oh, love shot. Love shot. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is another a day in my life. Parang ang dami kong errands today and gusto ko kayong isama to netizens as always. Dahil a day in my life, hindi mawawala ang pagluluto ng Filipino food para kay Alex, Ina, and Injun. Actually, may napanood akong recipe na madali lang sundan and mukhang masarap talaga. Yun yung inihaw na liempo sa kawali. Oh! Para sa kagaya ko na nakatira sa apartment and pinagbabawal ang pag-grill ng meat sa loob ng apartment, ino-open namin lahat ng bintana, naka-on ang exhaust fan, and lahat ng kaya namin gawin para ma-avoid yung mega usok and yung pag-akyat ng amoy sa kapitbahay. Yan. Very strict dito sa Korea talaga pagdating sa ihaw-ihaw. Kaya, whenever we go to the farm and Aboji prepares grilled meat, talagang ma-enjoy ko yun. Kasi ang hirap ma-enjoy ng grilled meat sa loob ng apartment namin. Anyway, samahan niyo ako ngayong araw na to. If you could remember, pinagawa ko yung relo ko and yung pearl necklace na pina-adjust ko, ready for pick-up na. So, pupunta tayo ulit ngayon sa palengke. Ayun. Parang ang haba ng intro ko, no? Napagod na ako. Wait lang. Speaking of pagod, alam niyo ba, naapektuhan na yung pag-upload ko sa YouTube kasi ang haba na ng schedule ko sa academy. So, late na talaga akong umuwi and pagdating ko sa bahay, lobat na talaga ako. So, pasensya na kayo to netizens. Mamimiss niyo sa PMSK. Kasi bihira akong makakapag-upload talaga ng mga videos. Don't worry. I just have to get used to my new schedule and I'm sure babalik din ako sa regular na pag-upload ko sa YouTube channel ko. But for now, e-enjoy nyo pa rin every upload. Kahit hindi na regular. Kahit once a week or twice a week. Ay, grabe pala. Alam nyo ba? Itong last Monday, may nangyaring aksidente kay Ijun. Ah, unexpected talaga yung mga aksidente, no? Alam ka naman, expected yung aksidente. Hindi, kidding aside. Lunes na lunes talaga. Papasok na lang si Ijun sa school. May nangyari pa sa niya. I-share ko sa inyo maya-maya. Samahan niyo muna akong lumabas and magpunta sa palengke. And punta na din pala tayo sa... Saan ba tayo pupunta? Bukod sa palengke. Alam niyo, ganito ako. Nagkakainad na talaga ako. Nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Wait, saan nga tayo pupunta? Ah, okay. Pupunta tayo sa laundry shop. Laundry shop ba? Ah, hindi. Ah, okay. Pupunta tayo sa dry cleaning shop. Kasi merong biniling autumn jacket sa akin si Alex. Ah, i-share ko na din pala sa inyo bago tayo lumabas. Ah, hindi na, mamaya na lang. I'll change my mind. Para may ano, element of surprise. Pati yung accident ni Ijun, mamaya ko na din i-share sa inyo. I have to go out na. Okay, nag-alarm na ako. Kailangan ko nang lumabas. Diyan lang kayo. Ah, di pala kayo. Oh, tama. Join na kayo. Let's go. Ay, ang ganda ng sky today. May white clouds and blue skies. I'll show you. Nasa gilid na pala yung camera. Forma-forma pa ako. Wala na pala sa ayos yung GoPro ko. Ay, ang ganda talaga ng weather today. Thank you, Lord.
Nandito na ako kay Ajoshi. Annyeonghaseyo! Ito na yung na ako kay Ajoshi. Bibili na ako ng pang-dinner namin. Okay, may tala akong shopping bag ko. Okay, okay, done! Bibili na ako ng pork. Na sa palengke, babalik na ako sa Galme kasi kailangan kong ipa-dry clean yung jackets na regalo sa akin ni Alex. And pupunta din tayo sa Avenue kasi nasira na ang aking dustpan and broomstick sa katagalan na kailangan ko na ding palitan. So sabi sa inyo eh, dami kong errands today, no? Samahan nyo na ako, ha? Diyan lang kayo! Nandito na ako sa dry cleaning shop, pero... Bakit ganun? Anong nangyari? Tadang! Sarado! Ang open lang ay ang laundry area. Sad naman! Pero okay lang, susunod na lang. Ah, i-share ko sa inyo yung regalo ni Alex. Actually, for me and for Ina. Wait lang. Okay, my husband bought me 2 jackets from Zara. Isang black. Actually, ang nagustuhan ko dito is yung silver button ng jacket. Yan. Perfect for silver accessories. And then, the other one is this white na merong gold details. Perfect for gold accessories. Wait, sukat ko nga. Talagang sasakyan na eh, no? Sige na nga. Okay. Ay, nice, diba? Would you believe? Ang size ko sa Zara ay extra small. Oh! Ay, hindi pala. Medyo okay ako. Akala ko extra small ako. Wait, small pala. Small, okay, sorry, my mistake. And then this one is for Ina. From Codes Combine naman. Hood jacket naman to. Ayan. Actually, pareho kami ni Ina ng size sa jacket. So, pwede na kami maghiramang mag-ina. Si Ina kasi mahilig sa loose style na ano, jacket. Even yung mga outfit niya, very sporty. Ayan, ganyan. Oh, nice, diba? So, ako na ipapakita sa inyo kapag ginamit na naming mag-ina to. Okay, gusto ko lang talagang gamitin yung oras ko dito sa tapat ng dry cleaning shop. Sarado eh. Ba't kaya sarado si Onmi? Ano kayang meron? Ah! Wala, hindi ko din alam pala. Ang uoy ng reaction din. Okay, tara na nga sa Avenue para makabili na ako ng dustpan and broomstick. Let's go! Nandito na ako sa Chaju. Bili na ako ng mga kailangan ko. Hanap na dustpan and broomstick dito. Puro brushes lang. And mop. Bilan ko ng merienda ang mga kids. Dunkin' Donuts. Ang favorite nila. Thank you.
sa labas. Malamang, errands nga. Uwi na tayo para makapag-marinate na ako ng pork. See you at home! Ina is already home. Merienda na. Masya. Kain tayo. Larangan naman ng laptop yung mukha mo. Hi ka naman. Annyeong. Instead of using Sprite, I'm gonna use cider, our very own cider. Oh! Oh, diba? Pampalasa. Pero kasi 2 servings yung gagawin ko, times 2. Marami akong pork na nabili. Okay, calamansi juice. Since wala akong calamansi, lemon ang gagamitin natin. Lemon. O, di ba lumagpas pa talaga yung lemon? Sana magkasya yung lemon. 2 servings? Siyempre, hindi kasya. Okay. Wala nang lemon. Ang gagamitin ay lime. Mas maasim yata ang lime sa lemon, no? Naalala ko sa Pangasinan, may tanim na lime ang lola ko. Ang tawag sa Pangasinan ay dayak. Okay. Tapos, oyster sauce. 1, 2 servings. Kaya, times 2 ha. Wala, di ko na nabilang. Okay na. Wala akong banana ketchup, so tomato ketchup na lang. Kung ano yung nasa bahay. Hopefully, masarap. Ilalahat ko na yung ketchup. Come, say hi. Tapos, black pepper. Sugar. Optional daw yung sugar eh. Siyempre, hindi mawawala ang garlic. Masarap to, maraming garlic. Mix lang maigi. Okay, so, eto yung nabili ko na pork sa palengke kanina. Okay. Kailangan talaga nakaganon. Yung isang kamay nakaganon. Paralyzed. So, sorry. Anyway, set aside natin. Ay, mukhang masarap. Magsishare ako kay Lanema. Okay, after this, gagawa na ako ng buko pandan. Actually, last time hindi ko yung nagawa. Uy, ang bango talaga. Kakatuwa. Okay. Thank you, Lord. Maayos na natapos. Bye-bye. Pumpkin. Okay. Alam niyo ba, itong part na to ng door, may i-share ako sa inyo. Wait lang. Yung part na yan, ha? Wait. Linisin ko lang yung table. Pandan ay very simple lang talaga. Wala yung mga cheese or something like that kasi ayaw ni Ina and ni Alex ng cheese. So, ako na yung nag-a-adjust para sa mga mahal ko sa buhay. Which is palagi ko naman kinagawa. Hindi ko to nagawa last time. Hindi ko tuloy na pa-kain ng buko pandan sila Nema. Invite ko sila ulit next time. Kapag kasi may time akong magluto, I always make sure na ini-invite sila Nema sa bahay para hindi na sila magluto ng dinner nila pag uwi nila kasi pagod na sila sa trabaho. Last time, nagtalo yung dalawa kasi pareho silang pagod. Tsaka feeling ni Ams, ang unfair nung mga kasama nilang Pinoy dun sa chicken factory. Namimili lang ng trabaho. Kaya alam nyo, isa sa mga pinakamahirap na gawin sa isang kumpanya or workplace, yung pakikisama, no? Sa totoo lang, kahit mahal na mahal mo yung trabaho mo, kapag hindi ka masaya sa katrabaho mo, para ang hirap-hirap pumasok, no? Hahaha.
parang nagtatagtad ng karne. Eh, gulaman lang naman. Ang kulit eh, no? Ang kunat kasi. Mako nga. Nakalimutan ko nang i-share sa inyo yung aksidenteng nangyari kay Ijun. Si Ijun last Monday, as in, papasok na lang talaga siya sa school. Tumama pa yung sa edge ng kilay niya, dun sa may pinto. So akala ko simpleng untog lang. Pero, na-feel ko na masyadong malakas yung impact. Kasi, boom, gumanon talaga. Tapos maya-maya, si Ijun nagdudugo na. Nung pagka-check ko, oh my! Ang lalim nung cut! So, hindi na siya nakapasok. Dinala ko siya sa emergency. Alam niyo, early in the morning yan. Ang aga-aga ko ding inistorbo si Alex kasi that time, wala pang 9 o'clock, hindi pa bukas yung mga private hospitals nearby. So, naghanap si Alex ng pinakamalapit na ospital. Grabe talaga. Alam niyo, as in, nagpapaalam lang sa akin ng anak ko na aalis na ako, mami. Punta na ako sa school. Tapos ako naman nag-I love you pa. Pagkalingon niyang ganun, pa! Ganun talaga. Puro ganun eh. Anyway, wala akong time mag-video-video sa mga ganung pagkakataon. Kasi, kailangan kong mag-update kay Alex that day. So, hindi rin mapakali si Alex sa work niya. From time to time, chinicheck anong update kay Ijun. Ay, go! Kakaloka talaga. Buti na lang, alam nyo. Advanced ang technology dito sa Korea. Pwede nang ipa-laser-laser yung mga peklat-peklat. Ang problema, syempre masakit. Kasi bata pa. Pero ipapa-laser ko kasi visible yung ano, cut niya, yung tahi. Do sabi ng doctor, bata pa naman daw si Ijun. So, mag-heal pa over the years yung scar. Pero syempre, maarte yung nanay. Hirap ng mga ganung pagkakataon na mag-isa lang ako. Kasi that day, kailangan kong i-prepare si Ina for school. Tapos, kailangan kong pumasok sa trabaho. Eh, ako lang lahat. May mga gawain ako sa bahay. Actually, na-late ako sa pagpasok nun. Buti na lang, mabait talaga yung may-ari ng academy. Naiintindihan yung sitwasyon. Kasi kung sa iba yan, ang hirap magpaalam. Tapos, yung ibang mga teachers, hindi isasab yung klase. Alam nyo, this week, sobrang pagod ako everyday talaga. Sa morning, ang gawain ko yung mga bata. Yes, of course, I always take care of the kids. Before going to school, breakfast nila. And then after, sending them to school, gawain bahay na. And then, kain ako ng brunch, prepare for work, 12:30 to 5. Hopefully, hindi na madagdagan yung klase ko. Dadalhin ko sa ospital si Ijun. Uuwi, maghahanda ng dinner. Mag-aaral kami. Yung mga hindi ko natapos na gawain ng umaga, tatapusin ko sa gabi. Like yung pagtutupi ng mga sinampay, yung mga labahin. Tapos si Alex, when sometimes he comes home nang wala sa schedule ng uwi niya. So, after kong gawin yung mga kailangan kong gawin sa gabi, maghahanda pa ako ng dinner ng asawa ko. Hugas ulit ng pinggan. Tapos, ang mga bata, hindi pa sanay matulog mag-isa. Pinapatulog ko pa sila. Separate room. Punahin ko si Ijun. Then si Ina hanggang makatulog. Saka lang ako umaalis ng room. Okay, diba? O, diba sa kakachika ko, hindi ko namalayan tapos na. Hindi nyo rin namalayan tapos na ang buko pandan. Ay ko, pinagpawisan ako. Ang haggard ko na naman. Hindi ko natitikman to kasi alam ko na yung measurement nito. Masarap to, sigurado ako. It's confident eh. Nadagdag ako na konting condensed pa. Although, hindi kasi mahilig sa matamis ang aking Korean family. Lalo na si Ijun. Pero kumakain siya ng ice cream at saka cake. Yung mga desserts ng Philippines, hindi niya bet. Sobrang tamis daw talaga. Okay, speaking of desserts, please follow Sonia's Homemade Leche Flan and Desserts. You can place your order para sa mga special occasions or kung may cravings kayo ng leche flan, ube flan, and iba pang sweets, umorder lang kayo.
dahil sigurado na masarap and masasatisfy ang inyong cravings. Okay ba yon? Please support our business in Bulacan para bumalik yung puhunan ko. Sa mga taga Bulacan, pwede kayong mag-visit and umorder na. You can directly buy sa aming store. Okay ba yon? Sabi nyo okay. Thank you so much to netizens. Okay. Done! Lipat ko na sa lalagyan. Nihintay ko lang si Ijun. Punta na kami ng ospital. Ifa-fry ko na lang mamaya sa kawali ang pork liempo. Rest muna ako habang wala pa si Ijun. Diyan lang kayo. Sunduin ko na si Ijun. Punta na kami ng ospital. Hindi ko na pinasama si Alex sa amin papunta ng ospital kasi uminom siya ng soju. Nakakahiya naman kung amoy alak ang asawa ko. Sabi ko kami na lang ulit ni Ijun ang pupunta. Hello! After namin sa ospital, papasok pa siya sa art class niya. O mag-hi ka na, dali. Seatbelt na. Kaya yung ano niya. Amek. I'm already home. Si Ijun hinatid ko sa Art Academy. May klase pa siya. Hindi ako nakapasok sa loob ng room ng doctor kasi wala akong dalang mask. Ang ginawa lang naman today is dressing and pinalitan yung bandage. And then tomorrow, kailangan naming bumalik para tanggalin na yung tahi ni Ijun. And hopefully, yun na yung last time na babalik kami sa ospital kasi sa totoo lang, buong linggo na araw-araw kaming bumabalik sa ospital para i-check yung stitches ni Ijun. Anyway, kailangan ko na magluto ng dinner. Samahan nyo na ako. Diyan lang kayo. Pagod kayo, ano? Ako din pagod na. Pero tapusin nyo na tong video na to, ha? Thank you! Ijun, you're already home. You say hi. Oh, gawa daw niya to. What is this? Oh! Ah, tiger daw. Oh, okay, nice. Okay, mag-fry ako ng onions, mushroom, and paprika. Kailangan natin ng olive oil. Lagyan natin ng konting salt and syempre ground pepper. Kaya anong dinner nyo? Parang kulang yung olive oil. Nagdagang ko pa. Lagyan ko na ng tomatoes. Medyo special ang araw na to para sa amin. Kasi alam niyo ba, 6 years na simula nung nabili namin ang apartment na to. So, 6 years na din kami may sariling apartment. Iba talaga yung feeling kapag may sarili kang bahay, no? At ang laking tipid na hindi ka nangungupahan. And 14 years na din kaming married ni Alex. Philippine wedding, ah. May piniling cake si Alex for us. May blow namin yung candles. Okay, done! Mag-fry na ako ng liempo. Kailangan mag-brownish, although brown na ngayon yung ano, yung liempo. Ibig sabihin, fry lang natin hanggang sa mag-golden brown. Hintayin lang natin, mag-slice na ako ng cucumber. Ito, mataba at mahaba. We have to flip from time to time para siguradong hindi masunog. Di yata liempo yung nabili kong karne?
Ano ba yan? Ay, nako, medyo nasunog. Oh, wait. Ay, ano nangyari? Wait. May nagtanong kung ano yung vitamins ni Ina and Ige dun. Honestly, walang iniinom na anything ang mga anak ko. More on rice sila, tapos meat. Pampatangkad. Si Ige dun kasi mahilig sa karne, pero hindi siya mahilig sa gulay. Sa awa naman ng Diyos, hindi sakitin si Ina and si Ijun. Kasi dati, nagpa-prescribe ako sa Pedia ng vitamins or food supplement sana for the kids. Kaya lang sabi ng Pedia, instead na painumin ng vitamins, mas okay na pakainin na lang ng mga masusustansyang pagkain. Okay, done! O, oh, diba? Parang sunog naman to. Masyado sunog. Wait. Sobrang mamantika. Okay na to. Luto na. I-set up ko lang. Top with garlic. Hindi talaga ako magaling sa plating. Ano bang gagawin ko? I'm trying my best. But my best isn't good enough. Okay, tapos cucumber para may pagka-green. Uy, nice naman, in fairness. Ay nako, parang comedy naman to. Uy, di ba? Gumawa ako ng sawsawan, hindi ko na napakita sa inyo. Dalawang klase, suka and toyo. Ay, nako, thank you, Lord. That's okay. Cheers to our family. Apa? Ani, no po, ani. Cheers. Sarapan si Lina at saka si Alex. Successful ang dinner. Hindi na namin kailangan kumain sa restaurant. Sarap yung sawsawan na gawa ko. Okay. Dahil ako ang gumawa ng dessert, mas gusto nilang kainin ang buko pandan kaysa sa cake. Alam niyo ba, yung cake na uwi ni Alex ay libre. Parang every month nagbibigay ng 100,000 won para sa pambili ng tinapay or pwedeng gamitin yung coupon na yon for ano ba? Basta for food. Oh, you pick one. Oh, love shot. Love shot. Love shot. Mmm. Okay, happy naman ako kasi nakain ng family ko ang dinner namin. Napaso pa ako. Grabe yung talsik ng mantika even sa mukha ko. Blow na yun na pang huhuhu. Kiss na. Funny, if you kiss it, the pain's gonna go away. Come on. Kiss now. Like this. Balik kiss eh. Chinggro ha. Ouch. Very apa. Mama, why you like? I mean, so much pain in apa. Paino mo apa so to king. Ijuna, mama, hoho 좀 해줘 봐. That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share.
my mom's calculator. Okay. Oh, this is too key. Oh. Pero. You have to kiss. Yes. Hoo-hoo and then kiss, okay? Kiss. Oh! Ani! You have to make a sound. Oh, come on. Bali! Wow! And then, irte. Apa tu?